Malaking adjustment ang nagdaang school year sa sektor ng edukasyon. Lumipas na ang school year 2020 to 2021, pero nagpapatuloy pa rin ang mga suliraning kinahaharap ng mga magulang at estudyante na nagbalik eskwela na dahil sa patuloy na pandemya. Libre ang pag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa bansa, pero hindi sapat ito lalo sa mga magulang na nawala ng hanap buhay dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Problema pa rin kasi nila ang pambili para sa mga pangangailangan sa pag-aaral ng kanilang mga anak tulad ng reading materials at school supplies. Sa Pampanga High School, isang survey ang isinagawa ng mga guro upang malaman kung ano pa ang mga problemang kinahaharap ng mga mag-aaral at magulang na posibleng maging dahilan upang mahinto ang estudyante sa pag-aaral. We have struggling students, we have poor peace. And for our survey ng ginawa ng mga bawat advisors, mostly po nakita namin doon yung kailangan nila sa mga learning materials or school supplies. Mm-hmm. And then some are gadgets actually because yun po kailangan nilang makipag-communicate with the teacher or advisor nila. And some load actually din kailangan nila para sa access sa internet. So yun po yung mostly na nakikita ko. Ayon kay Arnold Carion na isang guro, may mga estudyante raw siyang muntik nang huminto sa pag-aaral, ngunit kanya mismong sinadya sa bahay upang kumbinsihin. Gaano man kahirap ang buhay, mahalagang ipagpatuloy daw ang edukasyon ng mga bata. Kaya naman kahit delikado ang lumabas ng bahay dahil sa banta ng COVID-19, kailangan daw alamin at pakinggan ang mga ito upang magawa ng solusyon ng problema. Kung may community pantry na layong tumulong sa kapwa na malamnan ng kanilang kumakalam na sikmura, community pantry naman na lilinang sa kaisipan ng mga estudyante ang inilunsad upang tugunan ang problema ng mga magulang at estudyante sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. Ang Education Community Pantry ay sa ilalim ng Project NEST o Nurturing Environment and System for Thriving. Sa proyektong ito, maaring magbigay at humingi ang isang magulang, bata o guardian ng tangible at intangible na education needs. A wide variety of help, guidance, assistance na nakapokus lang tayo sa educational needs ng learners. At para ma-match natin sa modular learning nila, especially during this time of pandemic. Lahat ng mga kailangan nila with regards to learning materials, learning resources, actually, pati libro, pwede din po kaming magbigay. All they need is to read and answer. Ganun na lang po. Bukod sa mga kagamitan sa eskwela, kabilang din sa Education Community Pantry, ang pagbibigay ng tutoring, counseling, parenting tips at iba pa. Sa mga magulang na interesado, may tatlong paraan ay pinatutupad sa PHS para sa kanilang Education Community Pantry. Una, sa Facebook group page ng mga magulang kasama mga guro. Maaari ring dumirekta sa mga advisor at ipaalam ang pangangailangan ng mag-aaral. O kaya naman ay sa pamamagitan ng drop box na makikita sa main gate at back gate ng paaralan. May drop boxes per grade level at ilalagay doon ang tangible at intangible needs ng estudyante. Parents po, wag pong mag-atubiling kung kailangan po natin. Basta nandito po kami sa Pampanga High School, pwede po kayong mag-walk-in din. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang PHS sa lahat ng nag-donate. Pero upang masustain ang programa, kinakailangan pa rin ang bayanihan. Kaya naman sa mga may mabubuting puso, kumakatok ang PHS ng donasyon para patuloy na maibigay ang pangangailangan ng mga bata. We are seeking your help para at least maitawid natin yung mga bata na to. I'm begging yung mga stakeholders natin na i-navigate natin, explore natin yung pagtulong para sa mga bata. Maraming pampublikong paralan pa sa Ciudad San Fernando ang nagpapatupad ng Education Community Pantry. Kaya naman hinihikayat ang mga magulang o guardian na sumali sa NEST Education Community Pantry sa paaralan sa inyong barangay at makipag-ugnayan sa school head o mga guro. Maaari ring magtungo sa paaralan, barangay o respective sangguniang kabataan offices. At doon i-drop ang inyong sulat o forms na naglalaman ng inyong request para sa supplies o serbisyo. Ganito rin ang proseso sa mga nais namang mag-donate. Jennifer Salenga, CLTV News.